Okay, so yun ang aking pinagdaanan kanina, napakahirap, no? Mabuti nga hindi bumigay ang katawan ko eh. Ang worry ko kanina, baka lagnatin ako sa sobrang init. Tapos, baka ubuhin ako. At kung ano-ano pang iniisip ko na negative kanina, so mabuti naman, I was in good shape kanina kahit na medyo wala nga akong tulog. Pero naka-idlip ako, di ba? Naka-idlip ako dun sa isang ano namin, itinerary from Las Piñas to San Pedro Laguna. Doon naka-idlip ako. Pagkatapos nun, lumakas ako. Tapos yung pag-uwi na namin from Paranaque to Cabuyao, Laguna, may part doon na naka-idlip din ako, no? At saka very thankful ako sa tatlong doctor professors ko, namely Dr. Silva, Dr. Yu, mga idols ko ito eh. Tsaka kay Dr. Blue na pinirmahan yung approval sheets ko, no? Lastly, I would like to say thank you to Miss Giselle na acting din na ngayon ng school ko sa MBA na tinanggap yung approval sheets ko. So itong week na to, may gagawin muna ako, no? Yung mga pinaparevise sa akin. Hopefully, magawa ko itong week. At ano din, I am hoping and praying na bukas, Friday, dalhin na dito yung laptop sa bahay, yung laptop ko na pinarepair ko at nang magawa ko na yung mga revisions kasi by August parang sure na ako na mag-enroll na, no? In the doctoral program. Yung nga lang, medyo confused pa rin ako kung doctor in mathematics ba or doctor in business administration. Kasi if I'm going to ask suggestions from my former professors, from a friend, from my boss, no? Iba-iba kasi suggestions nila eh. May nagsasabi na, sir, mag-doctor in mathematics ka kasi parang kukunti lang kayo, hindi ganun ka, parang hindi overpopulated na doctoral degree. Unlike kung nag-DBA ka, 10-10 pera kayo, 3-5, parang karamihan DBA, no? Although may mga pros and cons naman, pero talagang confused ako kasi if I'm going to be honest to you, mas gusto ko yung doctor in mathematics. Yun yung tinitibok ng puso ko na yun ang kunin ko. Pero magagamit ko kasi yung doctor in business administration. Lalong-lalo na, nagtuturo ako sa business administration ng college na kung saan connected ako sa ngayon. So, kumaga parang in terms of promotion, in terms of, I forgot the term, no? Kumaga kunyari, chairmanship, no? Pasok ka, kasi DBA yung kinuha mo, aligned dun sa previous, master's degree. No? So, yun lang, kahit na napakahirap ng pinagdaanan ko kanina, I was very thankful, no, sa lahat ng mga doctors, sa mga doctor professors na nakipag-cooperate sa akin, sa kay Sir RA na former colleague ko sa FEU Alabang, na he allowed me to rent his car, although nasa car business naman talaga siya. So natuwa ako na nakapag-rent ako, no? Actually, ang dami kong iniisip na rentahan kanina, no? Pero na-single out ko si Sir RA na siya na lang yung ano ko, yung hinga ng pabor kasi negosyo nga niya yun, no? So medyo gumastos ako today, pero okay lang yun kasi ganoon naman talaga eh, no? At saka yung gastos ko ngayon mas malaki ang balik, no? Pag natuloy ko yung mga plano ko, no? So yun lang, I hope I have inspired again all my ka-purple bodies, no? Please keep watching my vlogs, no? My incoming vlogs. Magugulat kayo pag dumating na yung laptop ko, mas magandang content na, no? Hindi na mga ganito, although siguro may mga time pa rin na isingit-singit ko pa rin yung
yung mga ganitong vlogs yung mga ginagawa ko, yung mga activities ko for the day. Pero yung mas medyo serious concern, serious content, next ano na. Baka siguro sabihin, no po, si Sir Paul na lang next, hindi naman ginagawa. Eh kasi ang klasirap nga ako din yung laptop ko naka-ano, for repair. Yung boses ko, syempre, lagi akong malamig na tubig ngayon. Wala akong choice, napakainit. Tapos kanina, puro kami McDo, Jollibee, puro kami malimig. Lahat na naman ng bawal ay kinain ko. So good luck sa akin mamaya. Pero alam ko makakatulog na ako ngayon. Kasi yung mga alas 5 na yan na oras, alas 4, even 6 no, or 7 a.m. Ano yun, ikasarapan ng tulog ko. Eh wala naman akong gagawin bukas. So pwede ako magising ng late. Kaya itong araw na to, naku, napaka ano ito, epic sa akin to kasi naano ko na naman, no? Na-surpass ko na naman yung napakahirap na challenge, no? Yung pagising pa lang ng 4, nawala kang tulog. Nagising ka nga, wala ka namang tulog, no? Ang dami kong pinuntahan, no? Ang dami mong pinakiusapan. Tapos yung pabalik-balik ka from Las Piñas, San Pedro Laguna, punta ka na naman ng Cavite, balik ka ng Parañaque, tapos finally, balik ka na naman ng Cabuyo Laguna. So kung tutusin, if I look back, no, kanina yung mga pinagagawa ko, napakahirap na parang nakaya ko yung gano'n. Minsan, gano'n naman talaga sa buhay, no, mga ka-purple bodies, na parang nakaya ko, ano, na kumbaga parang iniisip mo na kunyari gagawin mo, parang hindi mo kayang gawin. Pero nung nagawa mo na, tapos pag ni-recall mo yung nagawa mo, parang unbelievable na on your part, nagawa ko yun, na parang ang hirap. So, yun lang. So again, thank you so much for watching my videos. At going 600 na tayo. No, kanina, the last time I checked, 537 na subscribers. So sabi ko, for the month of June, no, 1K. Maabot talaga natin yung 1K. At pag may mga serious content na ako, mas mapadali yung 1K kasi hindi ka na mag-invite. Ito na. Nagbabadya na namang lalamunan ko. Pag serious content na at very useful, no, hindi na ako mag-ano eh. Hindi na ako magpapakahirap sa kaka-invite na mga friends, mga students to subscribe. Kasi kusa na lang sila magsasubscribe. Dahil maganda nga yung content na pinakita mo sa kanila. And they will look forward in your next vlogs. No? So yun lang. Bye everybody. Bye purple bodies. Good night. No? See you on my next vlog. No? Thank you.